morning, everyone. Good morning, good evening, good afternoon, kahit saan sulok mo po kayo naroon ngayon. Good morning. For this video, mga palangga, magsishare ulit tayo ng isang verse about sa nanghihina o maraming pagsubok na pinagdadaanan po natin. Magbibigay po tayo ng isang verse po. Bago pang lahat, tayo po ay magpasalamat at magpray. Hallelujah, Jesus. Thank you for this day. Hallelujah. We glorify your name, O God. Lord, salamat sa isang araw na naman po yung lumipas po sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan araw-araw. Maraming salamat sa hindi po ikaw nagsasawang gisingin po kami sa bawat araw. Thank you, Jesus. Maraming salamat po na ikaw po yung nag-guide po sa amin. Minuto, segundo po na aming buhay, Lord. Thank you. Maraming salamat po sa protection sa maghapon. Maraming salamat po sa araw-araw na pinagdadaanan po namin, Panginoon. Ikaw po ang may alam. Ikaw po ang nakaalam po ng lahat. Maraming salamat po sa protection po sa aming pamilya. Ganon din po sa aking friend, sa aking mga viewers na narito po ngayon sa harapan ng kamera, sa harapan po ng screen na nakikinig at nanonood po sa video nito. Ingatan mo po ang kanilang pamilya, Lord. Ganon din po sa kanilang trabaho. Ingatan mo po siya. Bigyan mo po ng malakas na pangatawan po sa araw-araw sa kanilang trabaho. Protection po, Lord. Ganon din po sa kano po yung sitwasyon nila ngayon, Lord. Ikaw po ang nakakaalam. Pinansyal. Ikaw po yung provide, Lord. Lahat po ng papuri at pagpasalamat po ay aming binabalik sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Thank you, Jesus. Ang aking verse for today, mga palangga, ay ating makikita sa Isaiah 41, versikulo 13. Dito po sa isang cellphone, kung meron din akong verse, Bible dito na apps. Naka-open na ito, mga palangga. Pero dito, may listahan talaga ako dito sa aking books. Meron akong books na malaki. Sabi dito sa Isaiah, pero ato, meron akong Bibles. Baka sabihin nyo, wala akong Bible. Meron akong Bible dalawa. Pero Tagalog at saka yung isa, Ilonggo. Hindi naman tayo magkaintindihan. Kaya basahin po natin sa Isaiah 41, versikulo 13. Sabi dito, sapagkat ako ang Panginoon ng iyong sapagkat ako ang iyong Panginoon mong Diyos, ay hawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Sapagkat ako ang iyong Panginoong Diyos, ako ang magpapalakas sa iyo at magsasabing huwag matakot dahil tutulungan kita. Binasa ko lang ulit, mga palangga. Uulitin ko po yung ating verse ngayon na Isaiah 41, versikulo 13. Pakibukas na lang po sa ating Bible. Pakiulit na lang po. At pakibasa. Sabi pa nga dito, sapagkat ako ang iyong Panginoon mong Diyos. Panginoon. Ako ang magpapalakas sa iyo. Akong Panginoon mong Diyos, ay hawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyong huwag kang matakot. Sinasabi dito, guys, na hindi po tayo matakot. Huwag pong mag-alinlangan, huwag pong mangamba. Ang ibig sabihin, huwag matakot. Ako po yung nagsasabi sa iyo na hindi po kayo matakot. Matakot dahil tutulungan kita. Every situation na meron po tayong pinagdadaanan, mga palangga, atin pong isurrender po sa ating Panginoon, mga palangga ko. Mga kapatid ko, kay Kristo Jesus, napadaan man po ikaw sa aking channel at napasubscribe, makinig ka muna sa mensahe na pinapatid po ng ating Panginoon. Hindi po ako yung, hindi po yan galing po sa akin, kundi ito po ay binasa po natin. Habang ako po ay nasa
Facebook. Sabi ko matulog na sana ako o mag-edit. Andun din ako nakabukas sa isang vlogger na nag-share ng verse. Sabi ko, ay bago pala ako matulog, mag-share muna ako ng verse. At magpasalamat na isang araw na naman na iniligtas po tayo ng Lord at binigyan ng panibagong araw, panibagong lakas na unlimited na lakas po sa araw-araw. Nakatulad kong isang OFW na unlimited din po yung trabaho. Pero but thanks God dahil ilang buwan na nawala din po si boss namin dito, yung aming baba. Ayun, nakapagpahinga din po kami. Kaya yung makikita nyo na araw-araw din po tayo nag-live, nag-upload. Dahil sayang din po yung internet, mga palangga. Kaya hindi ko po sinasayang yung aking internet. Gumagawa po ako ng mga content. At araw-araw din po ako nag-upload. Tinatrabaho ko po yung aking channel. Pero bilang isang gumagawa ng content, dahil nga sabi, busy na tayo sa YT. Yes, busy tayo. Busy po tayo sa paggawa ng content. Pero yung relasyon po natin sa Lord ay hindi po natin pabayaan na mahatak po tayo sa puro na lang YouTube. Always reminder na ako po yung nagpapaalala sa inyo na ang relasyon po natin sa Lord ay tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy po yung ating relasyon, hindi po natin putulin. Through prayers, pasalamat dahil nakagawa ka ng content, pasalamat po dahil ikaw po ay ginising ng Lord every morning. Maraming salamat dahil ayun, ligtas na naman ikaw, ako, sa maghapon. Ligtas tayo na walang naaksidente, walang nangyari. Ganon din po sa ating pamilya sa Pilipinas, mga friend natin, neighbor natin. Kahit na kuminsan marami po tayong maririnig sa ating kapitbahay, sabi pa nga nila, yung ating maritis na kapitbahay, maraming sinasabi, ipag-pray pa rin po natin sila. Dahil anak din po sila ng Lord, kung nagagalit ka, let go mo na yan. Huwag ka nang magalit. Spread love po tayo. Dahil bilang isang anak ng Panginoon, bilang isang Kristiyano, ang love po, yung mangigibabaw po sa atin. Ang love po yung mangingibabaw po sa atin, mga palangga. Hindi po yung galit. Always spread love. Dahil po yung ating Lord ay love po siya. Dahil kung di po tayo love ng Lord, hindi niya po tayo ni-save. Hindi po siya nagpapako sa cross ng Kalbaryo para tayo po ay i-save po sa kasalanan natin. Dahil love niya po tayo, siya mismo po ay nagpapako. Lahat po magawa niya. Hindi po aabot na isang minuto na ikaw ay patayin niya. Kunan kanyang ng hangin. Kunin na po yung hininga mo. Dahil siya po ay napaka-powerful. Pero ano po yung ginawa niya? Ibinigay niya po yung nag-iisang anak niya para tayo po ay ma-save sa kasalanan. Kaya mga palangga ko, sa every situation na ating kinakaharap, struggle, depression, o ano pa ba yan, financial need, emotional, about love, na mga nangyayari po ngayon, o kanina yung ating topic sa aking live ay about love. Ang haba na aking live, boy. Ginawa pa talaga akong tagapayo about love. Dahil nagsishare po tayo sa mga nangyayari, mga past po natin, pero past na po yan. Sinishare ko lang po yung mga nangyayari before. Yung love-love pa tayo na parang dun lang talaga naikot yung mundo mo sa kanya. Maraming sinasabi na ikaw lang yung mahal niya, ikaw lang sapat na, pero may mga mensahe pa siya na walang iwanan, hindi pala totoo. Sabi pa nga, kung si Kuya Ayo, shout out Kuya Ayo, sabi pa nga, wala daw forever. Meron. Alam mo, ang pinaka the best na love talaga is kay Lord. Dahil iwanan ka man po ng lahat, lahat-lahat, iwanan ka, iitsupwera ka. Si Lord po hindi po mang-iiwan, Kuya Ayo. Siya po yung forever.
Siya po ang pinaka-the best. Siya po ang love na totoong love. Kaya Kuya Ayu, kano pong nangyayari sa'yo ngayon? Nagpasadsad ka pa kanina? Huwag nang ganyan. Elite go mo na yung mga iniisip mo na negative. I-surrender mo kay Lord lahat. I-pray mo na lang. Ipasadyos mo. Sabi ko pa nga sa'yo. Ipasadyos mo. Ganon din po sa aking kaibigan na si Hello Hello. Shout out sa'yo. Hello Hello sa mga andito kanina sa aking live. Shout out po sa inyo lahat. Si Kit Kat, si Rocky. Lahat na andon. DRB21 Vlog. Maraming salamat sa inyo guys. Maraming salamat. Tunay na buhay sa Europe. Maraming salamat talaga. Maraming salamat sa iyong pag-stambay sa aking live. Dahil ginawa yung akong tagapayo about love. Alam niyo guys, hindi ko po yun magagawa. Wala po akong knowledge about love. Pero yung mga experience ko talaga, yung mga nangyayari sa buhay ko ay totoo. Sinishare ko lang po. Kaya, pag love kasi, kahit ano pa katalino yung tao, magiging bubo. Dahil, parang dun ka na lang nakapokus about love. Sa kanya ka na nakaikot. Wala ka na nakitang pogi na iba, kundi siya na lang. Dun na lang naikot yung mundo mo. Pero iba na pala yun. Para kang tanga. Na at the end pala, mali. Tapos yung relasyon po natin sa Lord, na nahilayo na po tayo. Imbis na yung relasyon natin, si Lord, tapos yung mahal mo, tapos ikaw, dapat tatlo is naging love triangle kayong tatlo, si Lord yung sentro. Pero yung nangyari kasi, parang wala na, si Lord, dyan ka na lang Lord, meron na akong mahal. Yan po ang mangyayari. Realidad po yan ng love. Sa totoo po yan, totoo po talaga, nangyayari po talaga yan. Kasi pag nakakita na po siya ng love, may nag-I love you na sa kanya, si Lord iniwan niya. Bahala ka Lord, meron akong ibang mahal. Tapos pag umiyak, ayun, Lord, ano ba nangyayari sa akin? Ano, di ba? Grabe yung ano niya, grabe yung iyak niya. Tapos si Lord lang pala yung, sa bandang huli, si Lord pa rin. Yung hahanapin niya. Kaya sabi ko nga sa inyo, iwanan man kayo ng mga friend niyo, may babalik na bago, may darating na bago. Iwanan kayo ng lahat-lahat, pero si Lord, hindi po nang-iiwan. Kaya ikaw, Kuya Ayo, iniwan ka man ng iba, iniwan ka man ng mga dati mong kaibigan. Go! Go po tayo. Go lang. Hindi mo po ginawa yung iyong channel para sa kanila, kundi ginawa mo po yung channel mo dahil po meron kang mission. Ang mission mo is a charity vlogger, mag-share po ng love o pagmamahal po sa iba. Yan po yung mission mo, Kuya. Hindi mo po mission yung nang iwan sa'yo. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila na iwanan ka. Hindi ka po nag-isa. God is with us palagi. Ganun din po sa kay Sisi Hello. Yung mga sinasabi na ganyan, meron pa pala siyang girlfriend. Tapos ikaw, ginawa kang panakit butas. Shout out sa'yo. Napakasakit. Nakikipag-relasyon yung lalaki tapos hindi niya pa nasettle yung isang relasyon na dapat iwanan niya kasi meron na siyang girlfriend. Kaya para hindi siya mapakilala doon sa pamilya ng lalaki dahil yung lalaki nakakonnect pa doon sa dati niyang girlfriend. Kaya mas mabuti yung maaga mo pang nalaman. Mas mabuti po yung maaga mo pang nalaman dahil hindi na po maglalim po yung relasyon na yun o lumalim yung pakipag-ugnayan mo. Kaya sa mga ganyang sitwasyon, iwanan nyo na. Tapos pass forward tayo. Maraming tao. Tapos ang pinaka-the best is pray na lang po natin sila at wag na po magtanim ng galit. Patawarin po natin sila. Dahil pag mayroon pong galit dito sa ating puso, mga palangga, masakit. Mahirap pag hindi mo siya pakawalan. Dapat patawarin mo po yung isang tao. Ako, pag mayroon akong kagalit, hindi ako makatulog. Masakit
hindi ako makatulog, naranasan ko yung nakaraang Thursday. Yung kasama ko, hindi ako kinibo, wala naman akong ginawa. Ewan ka na nangyari. Hindi ako nakatulog. Alam niyo guys, baktambling na baktambling ako sa aking higaan. Hindi ako makatulog. Wala akong peace of mind pag mayroon akong kagalit. Tapos ako nagtatanong sa akin sarili, bakit galit siya? Tapos nung kinaumagahan, sabi ng isa, bakit hindi ko daw siya kinakausap? Sabi ko, siya ngayong hindi ako kinakausap, hindi ako kinikibo, tinatanong, hindi sumasagot. E di ako na mismo yung nagkumpronta. Ano ba problema mo? E di umiyak, ayun. Kaya ako, kasi bilang Kristiyano tayo, yung love talaga yung mangibabaw. Naiyak tuloy ako. Parang gusto kong sampalin, pero iniyak ko na lang, natulo na yung luha ko. Alam mo yun, ginawa ko. Nagpakumbaba ako bilang isang ate. Ako yung mas matanda pa sa kanya, pero ako yung nagpakumbaba. Dahil tayo kay Kristiyano, ay yung ginawa ko is, nihag ko na lang siya. Kasi umiyak na siya. Kasi, sinabihan ko, sabi ko, kanong problema mo, huwag mo kaming idamay. Prangkahin mo ako kung galit ka sa akin. Hindi naman kumikibo, umiiyak lang. Ang ginawa ko, nihag ko na. Sabi ko, anong problema mo? Sabi na na-miss niya daw yung kayang nanay. Sabi ko na, yung miss mo yung nanay mo, huwag mo kaming idamay. Kausapin, mami, kung anong problema mo, share mo, para makabigay kami ng payo. Ganyan ako. Ayaw ko po nung pagtalikod ko ka, ganyan. Ayaw ko ng ganyan. Gusto ko, prangkahin mo ako. Ganyan po yung aking ugali, mga palangga. Kaya wag po tayong matakot. Mas maganda yung prangka. Kung may problema ka, harapin mo. Wag mong takbuhan. Harapin mo. Wag matakot. Wag mangamba. Pag nasa right, ano ka, wala kang maling ginawa, kausapin mo, wag mong takbuhan yung problema na yan. Harapin mo. Hindi pwedeng, ayaw ko na. No. Hindi mo siya talikuran. Harapin mo. Hindi yan matatapos pag ikaw ay tumakbo ng tumakbo. Pag ikaw ay tumalikod sa problema na yun. Hindi yan matapos hanggat aabot yan ng ilang taon. Tapos pag may galit, magpatawad po tayo. Sabi pa nga dito sa isang verse, meron akong pangalawang verse, Jeremiah 33, verse 3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nalalaman. Pag may problema, lumuhod. I-pray po natin sa Lord. Pag may problema, unahin mo talaga tawag is si Lord. Siya po, unahin mo talaga siya tawag. Pangalawa lang po yung kaibigan mo, yung mga kakilala mo, na i-share mo na ako ano po maipayo nila. Ang pinakadabis is unahin mo na isumbong kay Lord. Lahat, iiyak mo sa Kanya. Doon mo sa Kanya isurrender lahat. Yung mga hinagpis o mga sakit na mga sakit ng puso na hindi mo mailabas-labas, iiyak mo sa Kanya. Dahil, alam nyo guys, si Lord, hindi man niya ngayon sagutin agad sa mga sunod na araw. Hindi mo na malayan. Ayun, yung hinihingi mo, yun na pala. Kasi sa pagpe-pray po natin, hindi po agad na, excuse me, sa nagpe-pray po tayo, hindi po agad na nagpe-pray ka, Lord, bigyan mo po ako ng sasakyan. Kapag sabi mong, Lord, bigyan mo ako ng sasakyan, darating agad yung sasakyan dyan sa harapan mo. No. Hindi din yan ibibigay sa iyo pag hindi mo alam mag-drive. May mga rason yan. Tapos meron din po yan mga sign. Ihingi po natin kay Lord. Pero ang pinakadabas, isurrender po natin lahat. Yung relasyon natin is, ayusin natin yung relasyon natin kay Lord. God is love. Huwag po tayong mailayo sa relasyon natin sa Lord. Always po na nakadikit po tayo. God is with us palagi. Surrender ang problema. I-surrender lahat kay Lord. Siya na po yung bahala. Iiyak mo ngayon, bukas, wala na. Tatawa ka na.
Dahil yung mga iyak na yan ay meron pong kaakibat na saya, mga palangga. May kaakibat na saya po yung ating pag-iyak. May kaakibat na saya. Surrender natin lahat sa ating Panginoon. Kung ano po yung mga problema, struggles na ating pinagdadaanan, depression, financial needs, mga pangailangan po natin araw-araw, surrender natin sa Lord, mga palangga. Kaya hanggang dito na lang ang aking verse or video for today. I hope na mabuksan po ninyo yung inyong Biblia sa aking na-share ngayon. Isaiah 41 verse 13. Tapos yung pangalawa kong verse is Jeremiah 33 verse 3. Maganda po yung comment. Maganda po yung verse. Basahin niyo, mga palangga. May mga karugtong po yan. Kaya hanggang dito na lang ang aking vlog for today. Don't forget to like and then comment and then subscribe my channel, mga palangga. Jim Vlog. Jesus loves you. I love you all. Good night.